touch, kagaya ng shake hands or embrace, ay nagsisignify ng closeness. Sa ebanghelyo natin sa araw na ito, marami sa mga taga Genesaret na may sakit ang nais makalapit kay Jesus at mahawakan sila nito upang gumaling. May ilan namang kahit laylayan lang ng damit ni Jesus ang mahawakan, ay umaasang sila ay mapapagaling nito. Samot sari marahil ang mga sakit na nararanasan at iniinda ng mga taga Genesaret. Tulad din nating lahat sa ngayon. Ngunit ang mabuting tularan sa mga taga Genesaret ay ang kanilang kagustuhang mahawakan si Jesus. Maging close sa Kanya. At with faith ay mapagaling din ni Lord. Mithiin din nating maging malapit tayo kay Jesus upang tayo'y mahilom sa ating karamdaman at kahinaan, lalo sa ating pagkamakasalanan. G ka ba? G na po, Bishop! Totoo, katulad ng karamihan, nais ko ring mapalapit ng lubusan kay Jesus at mapagaling niya. Kinikilala ko na sa Kanya lamang matatamo ang ganap na buhay. At mangyayari lamang ito kung ako ay totoong malapit sa Kanya, kasama ng mga taong nasa paligid ko, malapit o malayo man. Kaya naman sa aking pagdarasal, hinihiling ko lagi ang kapatawaran ng aking mga pagkukulang at kasalanan, pati na rin ng ibang tao. Hinihiling ko rin ang biyayang kailangan natin upang hindi ang kahinaan natin ang umira sa ating araw-araw na buhay. Hinihiling ko rin ang patuloy na kalusugan natin ng ating katawan, isip at kaluluwa. Nakakatuwa nga at nagpapasalamat ako kay Jesus kasi siya talagang lumalapit sa atin upang katulad ng mga taga Genesaret, maranasan natin na mahawakan siya o maramdaman natin ang mapagpagaling niyang presensya. Maraming salamat kay Jesus kasi kahit kailan, kahit nasaan man tayo, nakikilakbay siya sa atin. At lahat ng paraan ay ginawa na niya at patuloy niyang ginagawa upang tayo mapalapit sa Kanya. Kaya naman, ilapit din natin ang ating mga sarili sa Kanya sa pamamagitan ng banal na misa, sa sakramento ng kumpisal, sa ating personal na panalangin, sa ating mga debosyon, at sa presensya niya sa kapwa natin. Gawin din natin ang iba't ibang paraan upang mapalapit sa Kanya at patuloy na mabiyayaan ng kagalingan at lakas sa ating buhay Kristiyano.